Hello mga ka-dreamers! Kamusta po kayo? And welcome back po sa ating YouTube channel. So ayun na nga mga ka-dreamers, ito po ang makeup brush belt ko na ginagamit ko pag work, and ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga laman nito. Ayan po, ito yung dinadala ko na makeup brush belt araw-araw sa trabaho. Tapos ngayon is maglilinis ako, off day ko po is nililinis ko po siya. So meron po ako rito tubig, meron po akong liquid soap. Ang gamit ko pong liquid soap is beauty blender. Tapos meron po ako na egg brush. Tawag po din, para po pag nagsabon na, ikakaskas lang po yung brush. Tapos po, yung beauty blenders ko is ibababad ko na po siya, ilalagay ko na doon sa tabo na may tubig. And then lalagyan ko po siya nung liquid soap. So ano-ano nga po ba yung na dito sa aking makeup brush belt? Unang-una po, syempre mga brushes, ito po yung mga importante na lagi kong ginagamit pag nasa trabaho ako. Ito ay contour brush ng Marc Jacobs. Ito po siya. Pwede po siya sa liquid and pwede sa cream. Yan po. So, lilinisin ko po. Ilalagay ko po muna siya dito. And then, lagyan na pala natin ng sabon. Ng sabon. Pag wala naman po kayong sabon, pwede na po yung mild shampoo. Then, tapos meron din po ako dito na foundation brush. Ito pong foundation brush na to is Fenty Beauty foundation brush. So, usually po, kami po mga makeup artists na nagwo-work doon po sa brand namin sa Sephora, pinapalitan po yung brush namin every 6 months. Pero hindi na po sa division namin, hindi na po kinukuha yung brush. Ang nangyayari po is yung brush na po yun is nai-stock na po or pinamimigay ko na po. Kasi medyo buhaghag na po siya. Hindi na po siya pwedeng gamitin sa client. Hindi po kasi kami allowed gumamit ng brush na pangit na. So, ito naman pong brush na to is Kat Von D po siya. Precision brush po. Flat brush. Pwede po to sa contouring, sa mga powder, sa blusher. All over brush po to. Ito po is madalas ko pong gamitin. Paborito ko po to kasi blusher brush po to ng Marc Jacobs. Ginagamit ko na rin po to sa contour kasi angled po siya. Madali ko matrace. Pag nagko-contour ako, madali ko matrace yung mga cheekbones. Ayan po. Gamit ko to. Ayan. Tapos, ito po naman is Marc Jacobs Seamless Brush. Air finish po tong brush na to. Pag nilaplay, ito pong ginamit nyo sa skin is napaka-light nung application. Synthetic po tong brush na to. So, pag gumagamit po pala ng mga brushes sa liquid or cream, ang usually po na brush is synthetic. Kasi po hindi po niya ina-absorb yung foundation. Pag mga powder naman po, yan po pumapasok yung mga squirrel, mga pony hair, panda hair. Yan po. Meron din po ako dito na loose powder brush. Kat Von D rin po to. Yan. Sa mga powder or loose, yan po. Number 20 po ng Kat Von D. Meron ako Marc Jacobs. Ito po is foundation brush din po. Face brush. Buffing brush po. Pag ina-apply po is pabilog. Pag ganito po yung brush. Ayan. Ito naman po, brush din. Full coverage naman po. Parang naka-side view po siya. Pero makapal po to. Pang Marc Jacobs din po. Next po is, ito pong brush na to. Isa po to sa mga naging favorite kong brush. Foundation brush po to ng Kat Von D. Ang ganda po nito kasi ganito po siya pag-apply. Pataas. Sa mga cream or sa liquid po, ito po yung ginagamit din. Synthetic din po to, Kat Von D. Meron din po ako nito, fan brush. Yung fan brush katulad ng tattoo ko. Yan. Ito po ginagamit pantanggal po ng mga pigments na sa mga eyeshadow or
or highlighter po, ginagamit din to. Tapos, meron din po ako nito. Marc Jacobs din po, face brush number 3. Full coverage brush din po. Buffing, maliit naman. Pang ganon. Ibabuff, lalagyan yung foundation, ibabuff, saka siya igaganon sa skin. Yan. Pagdating naman po sa mga eyeshadows, sa mga smaller brushes, ito po yung mga brush na ginagamit ko. Ito po is angled brush ng Kat Von D. Ito po muna tayo. Ayan, angled po siya. Okay po ito pang eyeliner. Okay din po siya pang eyebrow. Medyo hard po itong dulo. Synthetic din po. Ayan. May Sephora din ako na angle, ganun. Ito mas malambot. Ang ginagamit ko po ito, halimbawa po nag-eyeliner ako. Tapos medyo nagkamali. Kukuha ko ng makeup remover, isasawsaw ko tong brush na to, tapos buburahin ko yung mali para magpantay siya. Isa po yung technique. So ito po yung ginagamit ko. Malambot po to na angle brush. Ayan. Ang concealer brush ko po is ito po, Marc Jacobs, flat po to. Flat brush. Parang katulad siya na to. Medyo basa na. Ganito, mas pinaliit. Yan ang concealer brush para dun sa mga area na yan. Panglagay ng mga eyeshadow base. Ito po. Then, dun sa Kat Von D po, na isa na maganda na foundation, katulad po nito, meron din po siyang concealer brush na maliit. Pang concealer naman din. Sa Kat Von D naman. Ayan. So, ito naman po is eyebrow brush. Maganda to sa powder. And Kat Von D po itong brush na to. Pag nakita nyo po, kung medyo yung ano po to eh, hiwa-hiwa yung pinakagitna. Hiwa-hiwa siya. Para pag nilagay po siya sa skin, pag in-apply po siyang pag ganun. So, pag nilagay siya, pataas. Parang mini-mimic niya yung hair ng eyebrow. Tapos, favorite ko po rin po to. All over eyeshadow brush. Marc Jacobs po. Panglagay, pang blending, pang press ng pigments. Smudge brush. Isa po to sa mga importante na dapat meron kayo. Pang smudge. Tapos, blending brush. Bilog po yung dulo nito. Malambot na malambot. Marc Jacobs din po. Ayan, ang gamit ko. Matibay po. Maganda po yung eyeshadow brushes ng Marc Jacobs. And then, ito po yung dalawa is Fenty Beauty na blending brush and then all over eyeshadow brush. Ayan po. Meron din po ako ng dito sa makeup belt. Ito po is highlighter brush ng Fenty. Ayan. Is sa pang cream contour or cream concealer sa Fenty po. Maganda po rito kasi magnetic. Kinreate siya talaga para dun sa products ng Kat Von D. Pakita ko po sa inyo. Tulad nito, may matchsticks po. Magnetic siya. Pag dinikit po yung brush. Ayan. Ayan siya. Para ilagay na lang siya sa bag nyo. Yun po yun. Meron din po tayo niyan. Meron din akong na syempre, sharpener. Tapos, ayan, beauty sponge ulit. Meron ulit. Lagyan natin dyan. Meron din ako nitong tweezer. Ito pa ginagamit ko pag nag-a-apply ako ng false eyelashes. Tweezer po ako sanay. Alam nyo po ba ang nagturo sa akin maglagay ng false eyelashes? I see Huda Beauty. Mga 2010 or 2011. Hindi pa siya ganun kasikat si Huda. Wala pa siya mga eyeshadow, wala pa siya mga foundation. Ang product pa lang na binibenta niya is yung false lashes. Yung pa lang yun. And then, nag-iikot siya sa lahat ng Sephora store. Dalawang beses niya ako na naturuan, pati yung mga kapatid niya na mga famous, ano na rin, beauty gurus. Dalawang beses nila akong naturuan kung paano talaga yung pinakamagandang paglalagay ng false lashes. Yan. Tapos, name badge ko. Kaya may scissor pa pala ako pag nagugupit ako ng lashes. Tapos, may name badge ko. Ang name badge ko po is tatlo. Kasi, since tatlong brand po
yung hawak ko, Kat Von D, Marc Jacobs, and Fenty Beauty. So, tatlong, ano rin siya. Tatlong badge. Fenty Beauty DJ, Kat Von D, DJ. Tapos, ito yung unang badge ko sa Sephora. Tinago ko siya. DJ, Makeup Artist. Tinago ko siya. Tapos, yung Marc Jacobs, nasa, ito. Ito pala yung badge ko ng Marc Jacobs. Yan. Dito na siya. Ayan yung aking mga ginagamit na badge. Pag minsan naiiwan ko, at least may spare ako. And then, baba naman. Ball pen. Yan. Then, may mascara ako. Required sa amin to ng, ito kasi yung pinaka-isa sa mga famous mascara na mabenta sa Sephora. Yung Marc Jacobs Velvet Noir Mascara. Yan. Then, meron po ako nito. Alam yung parang mint pag masakit ang ulo ko or may masakit ako nakatrabaho, may sipon sila yan. Pinaglalagay ko sila yan lagi. Then, meron ako nitong mga wand na to. Ito, mascara wand. Maganda to pag nag-aayos ng kilay or nag-clump yung mascara nyo. Yan. Tapos ito pang lip applicator or eyeliner applicator. Yan. Baba. Calculator. May calculator ako kasi marami rin kaming clients or customers sa Sephora na nagtatanong in dollars. So, dapat alam din namin yung kung magkano yung ganito. Tapos papakompute sila sa dollars. Ayun. Yun lang. And then, ayun na pala. Yun lang po. Yun lang po yung laman ng makeup brush belt ko. And then, hugasan ko siya. Saka, patutuyuin. Tapos, para magamit, malinis na uli siya pagbalik ko sa work. Ayun lang naman. Tapos, kung mapapansin nyo po pag nag-a-apply ako ng makeup, limited yung brush na ginagamit ko. Hindi ko siya ginagamit lahat. Kasi masanay ako na, limbawa, kung beauty blender, yun na po yung pang foundation ko, yun na po yung pang concealer ko. Tapos, halimbawa po, powder. Yun po yung blusher brush, yun na yung pang contour ko, yun na yung pang highlight, yun na yung pang bake. Ang mahalaga lang po kasi sa akin is yung mga brushes na pang eyeshadow, na pang mata. And then, ano pa ba? Ito, may brush pa pala ako isa. Ito is Make Up Forever Lip Brush. Isa to sa mga favorite ko. Yan. Okay natin dito. Yun lang naman. So, ang importante sa aking brush is yung pang-eyeshadow, yung blending, smudge, saka all-over eyeshadow. Dapat meron kayong foundation brush. Yan din dapat yung isa. Then, beauty sponge. Okay din yan. And then, dapat may brush kayo pang-kilay. Yun. Yung lip naman na brush is optional lang yan eh. Kasi, yung mga lipstick ngayon or bibili kong uso na kasi ngayon liquid lipstick, meron na siyang wand. Yun na yung pang-apply talaga. And then, yun nga. Yung blusher brush kasi yun na yung ginagamit ko pang contour, yun na yung ginagamit ko pang powder, pang bake, pang blend. Basta anything about powder, blusher brush na yung gamit ko. Ayun lang. Ano pa ba? Ayun lang po. Kung gustuhan nyo po itong video to, basic lang po yung pinakita ko sa inyo ngayon. Kasi ito po yung laging na ginagamit ko. And since ang brush nyo po dapat pinapalitan nyo yan pag buhaghag na. Dapat nga po yearly or kung araw-araw nyo pong ginagamit, every 6 months dapat papalitan nyo na siya. Pero kung hindi naman po kayo ganun kadalas mag-makeup, pwede nang yearly nyo palitan. Saka once na nagtatanggal-tanggal na yung mga bristles niya, automatic po, kailangan palitan na yon. Then dapat nililinis nyo ang brush nyo. Kung araw-araw nyo pong ginagamit, twice a month. Tapos, everyday naman po, meron kayong mist na panglinis ng brush. Meron po ako na papakita ko sa inyo. Ito, daily makeup brush cleaner. Sa Sephora po to. Pag spray nyo lang po, tapos lagay nyo sa tissue or towel, linisin nyo bago nyo gamitin para mapatay yung mga bacteria. Kasi pinamamahayan po yan ng bacteria, kaya kailangan po lagi malinis. Otherwise, may infect yung mga skin nyo.
So, ayun lang po. And sana po nagustuhan nyo itong video to. And huwag nyo pong kalimutan mag-like, subscribe. Saka po, i-follow na rin po yung iba kong platforms, yung Dsap Makeup sa Facebook, saka po sa Instagram. Hit nyo na rin po yung bell button para po kada mag-upload ako, manonotify kayo. And marami pong salamat. God bless po mga ka-dreamers. Thank you po sa lahat na nagko-comment. And kung hindi ko po kayo agad na siya shoutout, kasi po baka po na-tape ko na yung video bago ko pa i-upload. Pero po, once nabasa ko po yan, sa mga susunod na mga videos po, siya-shoutout ko po kayo. Maraming pong salamat again and God bless po. Maraming salamat.